Magluluto po tayo ng siyempre iluka ng pinakbet. Tara, tuturuan ko po kayo kung paano po magluto ng iluka ng pinakbet. So unang-una, mag-adobo po muna tayo ng baboy. Kasi gusto po lagyan ng baboy ang ating pinakbet. Okay, isasalang na po natin ang ating adobo. Ayan po. So, habang niluluto po natin ang adobo, himayin po natin ang ating mga rekado, mga gulay sa ating pakbet. Okay, hiwain na po natin ang ating mga gulay pang pakbet. Ganito po ang isda ng Ilocano, hindi po namin iniiwa-iwalay. Natuyo na nagmamantika-mantika. Ayan, maluluto na po ang ating kamuti. Pwede na po natin tanggalin. Okay po, luto na po ang ating adobo. So, pwede na tayong kumuha ng tama dito. Lagay natin dito sa ating pakbet. Okay, atiin po natin para at least meron din akong ulam na adobo. So ang Ilocano po, Ilocano pinakbet, hindi po kami nag-iisa. So ang ginagawa po natin, namin, o ako, ewan ko lang sa iba ha. So hinahalo po namin lahat ng mga sangkap. Ito, lagay na natin lahat ng mga gulay. Talong, ampalaya, sitaw. Tapos
tapos ang resado, sibuyas, kamatis, tsaka ginalagyan ko po ng luya. Ayan po. So, lalagyan na rin po natin ng mahiwagang bagoong. Ito ang mahiwagang bagoong. Shake po natin, sipapatis po siya. So, tansyahin na lang po natin ang dami ng ilalagay nating bagoong. So, naglagay ako ng dalawa. Okay. So, hindi po natin lalagyan ng tubig kaysa bawa kasi magsasabaw po yan sa katas ng mga gulay. Siyempre, tak-tak-tak. Okay. So, pwede na po natin salam. Okay, hintayin po natin kumulo. Yung linuto ko po kaninang kamote, medyo napasubro po ako ng luto, kaya ihuli na lang po natin. Ayan po, kumulo na po. So, huwag po natin haluin. Ang ginagawa po natin ay ganyan. Para yung nasa ibabaw, pupunta po sa ina. Shout out po sa mga Ilocano! Maganda yun! Saludo at ipinakbitin! Ayan po, hinalo ko na po ang kamote. Ayan, kumulo na. Ito na po siya. Tcharan! Ito na po ang ating pinakbet ni Lucano. Wow, sarap, yummy. Ayan po, dinibot na po siya.